hindi na raw buwan ang Hunyo ang kadalasang panahon ng pagpapakasal. Mas marami na raw kasi ngayon ang ikinakasal tuwing Disyembre. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Rhema Peñaflor. Magkaibang magkaiba ang personalidad ni na Joey at Christine. Dahil tahimik ang babae habang makwento naman ang lalaki. Ngunit natagpuan nila ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Bagamat inilalarawan nila ang kanilang love story bilang isang ehemplo ng opposites attract, nakikita nila na sila ang nakatadhana para sa isa't isa. Nakilala ko siya bilang responsible daughter, mature, and then also for yung alin siya, God-fearing person kasi siya. So, yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya. Aside sa pogi siya, responsible din siya, tsaka funny. Siya kasi yung nagdala sa church sa akin, kaya pinag-pray ko na siya na. Kaya naman excited na sila sa kanilang kasal sa darating na December 30. Tinitiyak nilang maayos ang bawat detalye ng kanilang preparasyon. Nais nilang makasama ang lahat ng kanilang mga kaibigan at mga miyembro ng pamilya. Kaya saktong-sakto raw ang araw na kanilang pinili para sa kanilang pag-iisang dibdib. December kasi, karamihan kasi ng mga friends, families, available sila during December lang. Yung Christmas break ang haba eh. Isa pang kinonsider namin yung weather. Kasi bihira yung typhoon during December. And then yung climate niya medyo malamig. So favorable sa mga bisita. Kung akala nyo ay Pasko lang ang pinagdiriwang ngayong buwan ng Disyembre, nagte-trending din sa buwan na ito ang pag-iisang dibdib ng maraming magsing-irok. Bakit nga ba pinipili na maraming magkasintahan ang buwan na ito para sambitin sa isa't isa ang kanilang I do? Sinimulan ni Lina ang pagiging wedding coordinator noong taong 2000 noong tinulungan niya ang isang ka-churchmate. At dahil nag-enjoy siya rito, tinuloy-tuloy na niya ito. Dahil dumarami ang bilang umano ng mga nais magpakasal sa buwan ng Disyembre, busy-busy siya sa buwan na ito. Ngayon, marami talaga na yung nakaraan lang parang 5 na yung mga for 1 week lang. So parang hindi totoo yung June ang wedding month eh. Usually December. They usually say prosperity kasi yung December. At the end of the year parang dyan yung maraming finances, lumalabas, meron silang ipon talaga. Yung iba naman parang they want to end the year na magkasama na. So parang pag-start ng year next year, okay na sila. Trabaho ng mga wedding coordinator na ayusin ang preparasyon sa mga kasal. Mula sa araw at venue ng kasal, maging ang mga maliliit na detalye tulad ng ipapakain at giveaway sa mga bisita ay sinisigurado nilang maayos. Minsan ay inaasikaso na rin nila ang papeles ng mga magpapakasal. Magandang business daw ang wedding coordinator lalo na sa buwan ng Disyembre. Ngunit para kay Lina, hindi lang ito para sa kanyang ikabubuti, kundi para din ito sa ikagaganda ng big day ng kanyang mga kliyente. Nalalabas yung skills mo being creative. And then, syempre financially din, nakakatulong din pagka ano. But mas more on the side na nai-enjoy mo yung nakikita na masaya yung bride and groom pagdating ng wedding nila. There are times na nakaka-nervous. Syempre, gusto mo every detail kailangan maayos. As much as possible, you make it perfect. Ito po inyong kaibigan, Rhema Peñaflor, para sa Newsite.